Magandang araw po sa lahat. Yan, nandito po ako sa may gilid ng aming veggie garden. Yan, dito po sa, kung naaalala po nyo, dito po nakatanim yung ating pepino. Tinanggal na po namin totally kasi bumigay na. Hindi na po nagtuloy ang mga bunga. So, naisip po namin baka dahil sa sobrang ulan, tapos hindi naman po ganun ka dami yung lupa na nag-hold dun sa ugat ng ating pepino, kaya siguro sila bumigay. Opo. So, ito po yung ating gagawin, ano, yung ito yung mga nakuha, nabili natin last time na kahoy for our garden bed. So, i-request ko kay Dennis na tulungan niya ako na ikabit yung garden bed from here. Hanggang dun po. Para diretsuhan na lang, hindi na masyadong matrabaho yung puro putol. Kukuha na lang po tayo dito ng pang kung ano yung equal side na makukuha natin dito para siya yung pangharang dito sa side na yan. Tapos hanggang dito po siguro yung ating garden bed. Medyo mahaba po yung gagawin natin. Tsaka kung kaya, kung posible po na 3 feet po yung lapad. Hindi ko lang alam kung baka isasagad dito. Ayan. Opo, mga 3 feet po hanggang sa wall. Wall to wall. Pero lalagyan din po natin ng kahoy bago po dito sa ating bakod. Kasi para po, eto o, wala po tanim to dito, pero syempre sa katagalan po naging grass bed yung bakod. Ayan, magka-share po kami ng kapitbahay dyan sa bakod na yan. So, tama lang po na lagyan po namin ng kahoy pa sa kabilang side para hindi po mapuwersa yung ating bakod. Ayan, so didikit po ng gusto doon at lalagyan yan. Ayan po, so nakita nyo na kung ano yung before na look niya. So kapag nasimula na namin, nakita namin sa inyo yung actual na paggawa ng garden bed. Ayan, so balikan namin kayo. Medyo magtatagal siguro. Hindi po natin alam, baka mga in 2 days time pa bago magkaroon ng time si Dennis para matulungan po ako. Pero naka-ready naman na yung ating mga materials. So, anytime na may time siya na gumawa, saglit na lang po yun. O siya, magkita-kita po ulit tayo. Hello! Ayan, naipakita ko na kanina kay Dennis itong request ko sa kanyang ipagawa na garden bed . Tsaka, sabi ko wala ka ng kawala. Gawin mo na to. Yan. Baka daw magawa niya bukas. Kasi, pinilagay ko na po lahat nung mga natitira namin ng mga kahoy. Yung gagamitin namin na to, yung pinaka tulos niya. Yung pag papakuan namin. Tapos yun. Nakaready na lahat. Kailangan na lang siya. Tsaka ang kanyang mga tools. Magandang araw po ngayon. Yun. Sarap na panahon, hindi sobrang mainit. Kaya bukas, excited na ako na magawa namin ni Dennis ito. Kasi gusto ko talaga na ma-condition yung lupa dito bago pagtamnan. Yan, eventually yan, pag-aalisin ko po itong mga ganyan, mga bato na ganyan. Lalagay ko sa side. Dig up natin a little. Nalagyan ko ng bagong soil. Oo, yun lang namang mumurahin. Yung $33 lang bag. Yan. Pero, maganda to kapag nalagyan ng garden bed. Tapos siguro, try nating tamnan uli siya ng kahit pipino uli. Or, yung medyo madali pang, pwede pang ihawol bago talaga winter. O, ayan. Bukas po. Pakita natin sa inyo kapag ka talagang nagkaroon na ng panahon si Dennis na magawa ito. Yan. Ayan. Ituloy po natin yung ating garden bed project dito sa side ng bahay. Naputol na po namin yung kahoy. So, eto. Minaximize namin yung magiging lapad niya. Mga 2.5 feet. Tapos, yung lahat ng natirang kahoy, yan,
Ngayon siya magiging kahaba. Ayan. So ito po, tayo ay naatasang magtanggal ng mga pako sa ating mga lumang poste. Ayan po, parang hindi na kami gumastos kasi nagpunta kami ng Bunnings kanina. Mahal pa rin talaga. Hindi pa rin nagbago yung price ng mga pang post. Nasa halos $20. 10 pieces na ganito na may tulis lang. Eh, samantalang ito, libre lang to. Nakuha lang namin dun sa crate nung lumang pinagtaniman namin ng pechay. Ayan po. So, reuse and recycle tayo uli, ano? Ayan, tatanggalan po po ito ng mga pako. Itali lang naman. Ayan. Para pagbalik ni Dennis, matulisan na po niya. Madali ng, ano, ibaon sa lupa pag may tulis na. Ayan, sige po. Hindi ko na mapakita yung pagtanggal ng pako at nahihirapan akong pumuwersa pag isang kamay natanggal at tapos isa kumukuha ng video. Anyway, balikan ko kayo mamaya. Ayan po. Balikan na namin kayo. Ayan na. May time na po si Dennis na idikit yung ating bed frame. Ay, tatay! Dapat nakaano muna siya doon. Ibig mo sabihin, hindi gagilid siya doon? Ha? Ah, ayan. Ibig sabihin ito, susunod ito mamaya. Sige, talakuha lang naman ako ng ano. Ayan. Ay, dapat pala na ipako mo na rin yun. Okay lang yan. Saan ka bang pagpapako nun? Paano mo yung papakuin? Galing sa loob? Ah, oh, okay. Oh, sige, tay. Tuloy-tuloy mo lang, tay. Napakadali naman yan eh. Lambot lang yung lupa. Ha? Oh, iabot ko tong ano? Ha? Kung mag-gloves ka, tay, baka may splinter ka. Tatay, kahit isang kamay lang. Ayan. Oh, ayos yun na. Ayos. Kaso ibig sabihin, hindi siya yung dikit na dikit pala dun sa wall. Hindi ka nahihirapan ng wala ka talagang ano dyan, no? Ha? Yung gloves ba? Okay ka lang. Magkuha lang ako ng ano. Yan po. Sabi niya, mabilis lang daw naman. Hindi ko alam kung may tutulong ako. O, para-parachi lang talaga. Pag di naman nakaya tayo, patuputulan na lang. O, ingat ka dyan, ha? Ay, ano po, di namin makita yung kanyang power palakol. Ano ngayon yan? Power pico! Masabilis? Parang masabilis, eh, no? O, ang galing, ano? O nga, ano? Mas hindi pa pala nakakatakot, basta huwag mo lang ilapit sa pamot, ay. Ha? Ay, bababa pa ng konti, tay, ah. Ah, yan na lang. Wow, mabilis, ah. Okay. Mabilis nga, ano. Mas powerful sa palakol yun, ah. May bago ka ng best friend, tay. Hindi na yung palakol. Si Pico na. Ha? Ganito? Oh. Push? Hindi na wala.
Tapos pwede naman ito ipukpok din mamaya tayo. Pag pinukpok mo yung isa, babaon na rin, papantay na rin. Ibig ko sabihin, kasi maano pa naman yung lupa. Pag nilagay mo yung ano dito, mapupukpok mo pa rin. Diba? Sasama pa rin siya. Iaangat yung lupa. Ay? Iaangat ba yan? Oo, kasi iaangat yung lupa. Ah, tignan natin. May isa ka pa bang ano, natulisan? Ha? Hindi mo tinapos yung tulis eh. Hindi mo tinapos. Ayan po, pakita ko sa inyo maya-maya para ano. Pakita ko po maya-maya pagka na-cover na lahat. Pero ayan po, oh, sigurado pong matatapos natin to ngayon. Itong ating garden bed. Para makatulong ako ng 100% sa gumagawa. Balikan ko kayo. Ayan po. Pakita ko sa inyo yung pagtulis ng ating tulos. So, dali din po yan. Dahil, nanonood lang ako. Laki ng tipid natin, tay, no? Kaya dapat pagka mga ganyan, yung mga kahoy na nakikita natin ganyan, tabi-tabi lang, no, si tay. Kapag may gusto kang gawin, grabe ang mahal sa bani. Yan po, eh. Amoy na amoy yung ano, kahoy. Anyway, ganyan po kadali yung paggawa po ng peg. Balikan naman. Yan po, oh. Inabot na kami ng gabi, pero almost finished na, sweetheart. Ano pang kailangan natin, tay? Ha? Tulos. Ah, tulos. Support, ha? Ha? Parang ngayon tuloy, eh. Ay, mga yan. Ay, na yan. Mga ilang pantulos yan? Anim. Pwede ba itong kahoy na to dito, tay? Pangtulos? Eto? Ah, eto. No. Oh, mabahaba naman. Para wag na tayong bumili. May dalawa ka pa eh. Ay, isa. Isa. So, dapat ito pang... Pang, alam ba ito? Ah, ito. Ha? Ay, oo, no. Makapal-kapal siya, no. O, di marami ka pang magawa dito pala. Ayan. Makakalibre na naman tayo ng kahoy kasi pwede mong gawin yung tulos na yan. O, sige, halikan namin kayo pag talagang finish na yung may mga suporta na niya. Ayos na. Okay po. Yan muna for today yan. Hello, we're back. Ayan po. After a week, nagkaroon na ulit ng oras na tapusin yung ating garden bed. Yan. Nalagay na ni Dennis yung mga extra peg. Para masuportahan po yung ating garden bed. Yan. Yan na. Tapos sabi niya, hindi na daw po kailangan ng mga additional peg dun sa side na yon. Kasi nga, nasa wall na. Yan. Tapos nilalagyan na po niya ng ano, screw. Para mas matibay. I-screw mo din tatay yung ano, yung dating pinako. O, yan na. Oops. Ayan po. Kahit punuan natin ng lupa yan, hindi na yan gagalaw, no? Okay na yan. Ilang araw ko siyang kinukulit niyan, eh. Ayan, nagpakulit na. Gusto nang lumabas. Ay, gumawin na wita. Ayan, sisimuto na lang. Nakakakulit na lang. Di ba madali lang naman tapusin, tay? Kung yung 7 araw na kinulit kita, ginawa mo na, dinatapos na yan. Ano mo masasabi mo? Ha? Ano masasabi mo doon sa pangungulit ko? Hindi makulit. Hindi makulit. Ayan po. Madali lang naman. Madali lang yung paglalagay ng screw. Ayan. O, diba? Again, again. Madali lang pong gumawa ng garden bed. Lalo na pagka ikay nanunood lang. Ayan. So habang tinatapos po ni Dennis yan, shout out po kay Francis Ryan. Hello, hello. Salamat sa panonood. Ayan na.
Tapos pag natapos na po to, ayun, marami na akong mapaglilibangan. Aalisan na natin siya ng mga konting bato-bato at manguha tayo ng lupa. Saan kaya tayo manguha ng lupang ilalagay dyan si Tay? Mga ilang bag ng lupa to? Ha? Pagka puro pure na yung lupa? Oh. Hahakot ako, Tay, dun sa ano? Dun sa park. Tatay, dun sa bulubundukin dun. Doon sa council, nakakalat doon. Kukuhanin ko. Ayan po. Hintayin ko lang matapos si Dennis dito, tapos lilinisan ko to. Matanggal na. Medyo masipag na po ako. Hindi ko naman po ipapagawa lahat sa kanya. Di ba si Tart? Hindi ko naman papalinis sa ito mamaya, di ba? Ayaw niya pong maniwala. Anyways, guys, natapos din po yung ating ano, yung ating garden bed preparation dito sa side ng ating ano bahay. So yan, the next time po na i-vlog natin ito eh, yung pagka may mga lupa at maisip na natin kung ano yung unang itatanim. Ayan, ilangan na lang po, ilang screw na lang ang kailangan, mga ayan, o diba? So, ayun po guys, habang tinatapos ni Dennis, yung finishing touches niya, eh, yun lagi po nating paalala. Be safe, be happy, be healthy. At salamat sa Diyos sa isa na namang araw na punong-puno ng blessings. Yan, sa muli!